kaibahan ng eskwelahan sa Pilipinas at sa Sweden na aking napansin. Noong una kong mapadpad sa Kumbukslund sa Glimmervegen Tolb, Lund, Sweden, agad kong napansin ang kakaibang aura ng lugar. Ang eskwelahan ay modernong moderno, ang mga gusali ay may malinis at simpleng arkitektura, at ang paligid ay puno ng mga puno at berding espasyo na nagbibigay ng maliwalas na pakiramdam. Hindi tulad ng karamihan sa mga eskwelahan sa Pilipinas na kadalasang matao at maingay. Ang Kumbukslund ay tahimik at tila mas organisado na parabang indinisenyo upang magbigay ng pinakamainam na kapaligiran para sa pag-aaral. Kaibahan sa eskwelahan sa Pilipinas. Unang-una, ang sistema ng edukasyon sa Kumbukslund ay napaka-flexible. Dito, ang mga estudyante ay may kalayaang pumili ng kanilang mga kurso at oras ng klase ayon sa kanilang pangangailangan at pamumuhay. Sa Pilipinas, ang mga kurso at schedule ay karaniwang nakatakda at walang gaanong kalayaan ang mga estudyante na i-customize ang kanilang mga pag-aaral. Isa pang malaking kaibahan ay ang approach sa pagtuturo at pagkatuto. Sa Kumbukslund, ang pagtuturo ay nakasentro sa mga estudyante. Ang mga guro ay mas nagsisilbing gabay at suportado ang individual na pagkatuto. Halimbawa, maraming proyekto at gawain na nakatuon sa praktikal na aplikasyon ng mga aralin na nagpapalalim sa pag-unawa ng mga estudyante. Samantalang sa Pilipinas, ang pagtuturo ay kadalasang tradisyonal na kung saan ang guro ang pangunahing tagapagsalita at ang mga estudyante ay mas nag-aaral sa pamamagitan ng pagmemorya kaysa sa aktwal na aplikasyon. Ang teknolohiya. Ang teknolohiya rin ay may malaking papel sa edukasyon sa Kumbukslund. Halos lahat ay digital, mula sa mga aralin hanggang sa mga pagsusulit. Ang mga estudyante ay may access sa mga online resources at ginagamit ang mga ito upang matuto sa kanilang sariling bilis. Sa Pilipinas, bagaman nagiging mas moderno na rin ang mga paaralan, marami pa rin ang nakadepende sa mga pisikal na libro at tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo. Tumaran. Ang kapaligiran naman ng Kumbukslund ay napaka-friendly at exclusive. Ang mga estudyante dito ay may iba't ibang edad, lahi at background, at lahat ay pantay-pantay ang pagtingin. Sa Pilipinas, bagaman may pagkapantay-pantay rin, madalas ay mas structured at mas hierarchy sa pagitan ng mga guro at estudyante. Sa kabuuan, ang pag-aaral sa Kumbukslund ay isang kakaibang karanasan. Ang kalayaan sa pag-aaral, modernong pamamaraan ng pagtuturo at exclusive na kapaligiran ay mga aspeto na nagbibigay sa akin ng bagong perspektiba sa edukasyon. Kung ikukumpara sa Pilipinas, ang eskwelahan dito ay nag-aalok ng isang mas personalized at mas practical na approach sa pagtututo na naglalayong hubugin ang bawat estudyante ayon sa kanilang pangangailangan at interes.